Hi friends! Welcome back to Mezzy Life. Kumusta po kayong lahat? My name is Lori, isa pong part-time online seller dito sa Amerika. Ayan. Nandito tayo ngayon sa aming tinda-tindahanan and nagpapak na ako ng order tanghali na actually kaninang umaga. Pumunta ako sa library with the kids. Meron silang story time. So, kids activity muna. Pero si hubby ay nagstay at nagpack na siya ng ilang orders. Ay, dalawang eBay account na to. Ayan yung mga napack ni Mr. kanina. So, medyo madaming benta. Masaya ako actually. Ngayong taon, ito yung pinakamadami naming benta na weekend. I think it has something to do with tax return. Yung mga tao mas maraming pera dahil nakatanggap na sila ng kanilang mga taxes. Tax return, ganyan. Meron akong 20 na orders na ipapakita ko sa inyo. So, ayan, maraming light bulbs. 20 na light bulbs, ganyan. Ito naman ay 24. Ayan, 24 na light bulbs. Napak ko na siya. Iko-close ko na lang mamaya kasi iwi-wake ko pa siya and all. Ito ay home decor na parang horse siya na dalawa, mahaba. Isang picture frame. Ito, parang Christmas, ano siya, yung pangsabit, ornament at saka picture. Tapos, isang pantalon, dalawang pillow, isang polo shirt na dating damit ni husband, lumang ano niya, button-up niya na benta ko, isang leggings, isang set ng ties, isang blouse. Ito naman ay blouse ng aking mother-in-law na parang pinamigay na niya. So, yung ibang damit niya na magaganda pa talaga at parang halos brand new. Ayan, binigay niya sa akin. Tapos, sabi ko, ibebenta ko sa eBay. So, nakabenta ulit tayo ng isa pa. And then, isang Pokemon na necklace. Parang pang, ano ba, salbabida. Magsa-summer na kasi. Tapos, eto naman, na actually, bigay lang to sa akin. Meron ako isang Filipina friend na nagbigay sa akin ng maraming reading materials para kay Lucas. Kasi nakikita nila sa aking Facebook na nag-homeschooling ako. Nag-homeschool din siya ng anak niya dati. So, yung mga hindi na niya ginagamit, binigay niya sa akin. Pero itong tatlong to, DVD, parang hindi naman namin magagamit kasi hindi na kami gumagamit ng CDs, di ba? Or whatever, libro-libro or computer, laptop na ngayon. So, binenta ko lang, pinost ko lang, pero may bumili. Tingnan ko nga kung magkano ko siya nabenta. $14.88. So, nabenta ko to ng $14.88. Tapos ito naman, pang swimming na sapatos, ganun. So, eto, anyways, natuwa ako na nabenta siya. Kasi yung ibang bagay, minsan di mo talaga i-expect na may bibili pa din eh, diba? So, gaya niyan. Sana yung nagbigay sa akin, okay lang sa kanya na na binenta ko yung binigay niya sa akin. Kasi hindi niya alam na binenta ko yung binigay niya sa akin. Pero, hopefully, kung makikita niya yan at malalaman niya na binenta ko yung binigay niya sa akin, hopefully, hindi siya magalit or magtampo or whatever. If you are that friend of mine, magagalit ka ba sa akin kung binenta ko yung binigay mo sa akin? I mean, sobrang dami niya rin kasing binigay. Sabi niya, itatapon lang daw, so ibibigay na lang daw sa akin. So, para sa akin naman, in my defense naman, hindi ko siya talaga magagamit. So, peperahin ko na lang. And yung pagkakakitaan ko dyan, maibibili ko pa din ng materials para sa pag-aaral ng mga bata. Diba? So, parang, ayun yung reasoning ko, why I think na it's okay. So, kung ikaw ba ako, kailangan ko pa bang magpaalam dun sa tao na nagbigay sa akin bago ko ibenta? At kung ikaw naman yung nagbigay niyan sa akin, magtatampo ka ba sa akin pag nalaman mo na ibinenta ko yung ibinigay mo sa akin? I want to know. Kasi minsan, yung feeling natin na okay sa atin, hindi okay para sa ibang tao. So, for example, sa akin, okay lang yun. Kung may binigay ako sa ibang tao, tapos hindi nila nagustuhan or hindi nila magagamit, okay lang sa akin kung ipamigay din nila or ibenta din nila. Dito sa Amerika, uso yung pag nagbigay sila ng regalo, may kasamang resibo. Alam nyo ba kung bakit? Halimbawa, Pasko, minsan nakaka-receive ako ng mga regalo. Dati, hanong nagtuturo pa ako, nakakatanggap ako ng mga regalo na may resibo. Kasi ang idea nila, pwede mong ibalik. Kasi kung let's say hindi cash sa'yo or hindi mo talaga magagamit, pwede mong ibalik tapos kumuha ka na lang ng sarili mong, ng ibang item na gusto mo at magagamit mo talaga. So, I think for Americans, hindi yan big deal. Pero yun nga, sa Filipino, hindi, medyo parang big deal pa siya, diba? Yes, baby? You're done playing? Okay. Where's daddy? May mga nakilala akong mga eBay seller dito sa Amerika
na nagsimula ang kanilang mga business sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga used items from their friends and families. So, kung ikaw ay walang puhunan at gusto mo magsimula ng business, this is a great idea or this is the good way to start. Ito na yung aming mga packages. Ayan yung tatlong box. Ayan yung tatlong bag. Hi, guys! Oh, my nose. I forgot my mask. You're trained. That looks fun. That looks... Wait, did you guys like that we rinsed the car? Nag-rinse na naman kami ng car. I also rinsed daddy's truck. Did you notice? No. You didn't notice? Look. Daddy, wait, your jacket is full of dust too. What? That's just for today. Oh my God, don't sit on the swing. Ah, good thing I'm wearing mask. So what's the plan? I'm done packing. And then? I can play with you. No, with Daddy. Oh, okay. Andrew's probably gonna take a nap. Hey guys, let's eat lunch. Hi, Daddy. Tapos na kami magpahinga. Mga dalawa, tatlong oras kaming nagpahila-hilata. Snack, pahinga. Si Andrew nakapag-nap na. Si husband ay deliver na. Tapos, Andrew, can I see your face? Look, he became a cat. Now, yung pangkilay ko, naiingit si Andrew. Gusto niya, lagyan ko siya sa mukha. So, nilagyan ko siya ng, ginawa ko siyang pusa. Now, it's gonna be Lucas' turn. Hold this. Yeah, don't move it. Now, it's gonna be Lucas' turn to be a cat. Maybe I should use the darker. Don't move. Oh, yarn. Masaya ka na? Bye. So there's a real cat coming. Megan, close the door. Come on. Oh my goodness. Oh man, there's a cat coming. Ang mga bata gusto laging pretend play. Ito yung itsura namin ng walang ginagawa. Yung tipong nakaupo lang ako. Yung mga bata naman, they entertain themselves. Lalo na kapag nandito kami sa labas. Yan, nakaupo lang ako. Pabalik-balik sila dyan, magdampot, magkalat, maglikot, magtalon, tumakbo. Mommy, throw the ball. Throw the ball? I don't have a ball. Mommy, you can... look! Oh yeah, perfect. Okay, ready? You're gonna be a dog? No, a cat. Cat, fetch! Careful ha, baka masaktan. Daddy, the cat is fetching. Good job, cat. More? More? Huh? Andu. You want the slipper? Can you give Andu a slipper too, the other blue slipper? Okay, this one. Cat. Are you gonna get it? Okay, I'm gonna throw 1, 2, 3, go. Cut. No. Catch. Fetch it. Go. Wow. Daddy, look.
Daddy, look! Pupunta kami sa mall at kami ay kakain, maglalaro. At kapag nagutom daw kami, doon na kami magdi-dinner, sabi ng aking Diyosawa. Anyway, we're playing... What's that? Who's turn? What that? Mommy? My turn too. Okay, Lucas' turn. To tell you? Yeah. Something that's yellow, but that's too hot and you can't touch, that's an outer space. Wow! Something that's yellow and I can't touch? And that's an outer space. It's in the outer space, yes. Huh? Is it a planet? Is it a planet? No. Is it Saturn? No. It's not a planet. Oh, it's the sun! Yes! Hi, Mommy! I'm so smart! I was gonna think it's an asteroid. Uh-huh. Okay, Daddy's turn. It's something that falls from a tree. Falls from the tree. And it comes from a pine tree. Pine straws? No. And it's can be hard and pokey. Pine cone. Yeah. Wow. Look at this. So fast! I didn't even know that. Okay, Lucas' turn. And something that's white that you can't touch and it's in the sky. White and in the sky and I can't touch? Yes. That's easy. And it tastes like water. Is it airplane? Nope. It's cloud. You eat it, it tastes like water. You can't eat the cloud? No, when you like fly, and then when you like fly and eat it, you can, it tastes like water. Because it is made of water, right? Uh-huh. It's a cloud! Yes! Whoa, 1, 2, 3, go! Oopsie! Andrew! Hi, Andrew. I'm having Japanese bento for dinner. And then, what do you guys got? They have the best great steak. What are you getting? Wow. What's that, Daddy? This is a cheese steak sandwich. Cheese steak. Why is it so big? Cheese steak sandwich, Philly cheese steak. No, fries. Fries with chili, cheese. Chili cheese fries. Chili cheese fries, yeah. Ooh! Parang madungis na lang yung pusa eh. Okay friends, nakabalik na kami ng bahay. Nag-dinner kami sa mall. Medyo matagal din kami doon naglaro. And then, may dumating na package. Galing to sa China, I think Alibaba. Na order ko mga sample again. Marami akong order na parating. Minsan hindi ko na alam kung ano yung mauuna. Basta hinihintay ko na lang. So, mga lalagyan, sunglasses cases. Ito siya. Tapos ito blue para sa batang lalaki. Ito ang maganda na para sa bata talaga. Sunglasses case siya, pero ano siya, hugis ng sasakyan. Mag-open tayo na kasa. Ganito siya, lalagyan siya ng salamin. Ayan, so cute. Look, ayan. Ayan, ibibenta natin siya sa Amazon. Cute lang. Andrew, I have something for you. Lucas, I have something for you. Hindi pala siya sample. Ito na yung mismong in-order ko. Ayan. Tapos, sinilip ko lang para alam ko kung ano yung aking na-receive. Pero iwanan ko lang siya ulit dito. Ngayon, papasok na ako sa loob. Ang cute. Andrew, look! Lucas, look! What is that? Is it car? Well, it looks like a car, but it's a case for sunglasses. Yeah, madilim na. So, papasok na kami. Pero mga bata, naglalaro pa din.
Hello, friends. Say mo hi. Hi. Ready to sleep na kami. Sabihin mo, mahal kita. Sabihin mo, mahal kita. Ready to sleep na kami, friends. Marami pong salamat. Hindi na ako nakapag-vlog kanina pagpasok namin kasi medyo pagoda na. At saka nagpahila-hilata na lang kami. Tapos naglinis. At ngayon, matutulog na. Marami pong salamat sa panonood. Till the next video. Bye! Mwa! 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 Sabi mo salamat! Sabi mo salamat! Sabi mo salamat! Salamat po!